Sa huling pagkakataon, binigyang parangal si dating Senate President Jovito Salonga na pumanaw sa edad na 95 dahil sa cardiac arrest. Sa necrological rites ng pamilya Salonga sa Loyola, Guadalupe, nagpasalamat sila sa mga nakatrabaho ng dating Senate President at unang chair ng Presidential Commission on Good Government. Inalala ng anak ni Salonga ang dedikasyon ng kanyang ama na hindi natinag kahit ng madugong Plaza Miranda bombing noong 1971 bago dineklara ni Pangulong Marcos ang martial law. As a young girl, I remember him doing all he could to fight against the Marcos dictatorship. He worked bravely and successfully for the release of many political prisoners who had nobody else to defend them. Tatlong dekadang nagsilbi bilang senador si Salonga at kasama sa mga batas na naipasa niya ay ang mga batas laban sa korupsyon na ginagamit hanggang ngayon kahit sa mga katulad niyang senador. Si Salonga rin ang pangulo ng Senado na maganap ang makasaysayang pagsasara ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. Kahit pa nagretiro na siya, naging aktibo pa rin siya sa politika sa pamamagitan ng grupong Kilos Bayan. His life took on a very purposeful stand. And he would say it often to me and to my mother and to all the children that his life was no longer his own. But for some reason, God's voice was leading him somewhere he did not know. Sa Pasig City Cemetery, pinarangalan ng mga lokal na opisyal ang kanilang anak ng Pasig. Tanghali naman ang ihatid na sa huling hantungan si Salonga, katabi ng kanyang asawang si Lydia. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.